siya, pinry ko muna siya ng luya. Para pag niluto mo na siya ng sinigang sa bayabas, hindi siya malamsa. Ayan. Hintay muna natin siyang kumulo. Tapos lagay na natin yung bayabas. Ayan. After 3 minutes sa pagkakulo, lagay na natin yung bayabas. Yun yung bayabas na hiniwa ko. Alisin na natin yung buto. Lagi-lagay na natin. Anyway, malinis naman ang kamay ko. Ayan. So, ayan. Tapos, yung bayabas, palambutin natin. Pagkapalambot niya, ayusin natin. Ano ba yung strain natin siya. Diba? But for the meantime, we need to boil first. Dumami ang tubig. Ayan. So, pakuluin muna natin siya. Tapos natin ng mga basta pagkakulo, buksan natin. Ayan. After 5 minutes, umuulo na. Pero nilagay ko na yung ano din. Nilagay ko na rin ng para sabay-sabay nang lumambot kasi pwede naman lutuin yung ano, shrimps. Tayo natin lumambot yung bayabas. Tapos train natin yung bayabas. Ayan, nangamoy na. Sobrang sarap. Uy! Bulang lang. Sinigang sa bayabas, ang tawag sa Tagalog. Sa kamapangan naman bulang lang. So mamaya lagay natin yung pechay. Ay, mustard pala. So, tayo muna natin siyang lumambot ang bayabas. Sinalis ko na yung mga buto. Napuno siya. Kanina, hindi masyadong puno. Yan, nilagay ko na yung, nilagay ko siya ng talong para instead na ilaga mo siya sa separate, nilagay ko na dito. Tapos, ito yung mustard. Yan ang ating sinigang sa bayabas. It's too yummy. Diba? Yan. Masarap na sinigang sa bayabas. Guys, kain na tayo. Yeah.